Hi, hello sa inyo mga kaibigan. Ang video na ginawa ko ngayon ay tutorial about dun sa request ng ating subscriber at ng ilang nag-comment sa previous video na in-upload natin. Ang request niya ay kung paano maglagay ng timer on delay sa manual controlled na unit. Yan, ano. Paano maglagay ng wiring at mag-install nito sa unit. And then, ito namang second ay about dun sa kung paano gumamit ng vacuum pump gamit ang compressor, ano. Paano ito gamitin, and at the same time, ito din ay pwedeng gamitin para makapag-leak test tayo sa unit. And then itong pang third ay kung paano maglagay o magpalit ng service valve sa outdoor unit ng split type. So, panoorin nyo mabuti ang short tutorial na ito. So, yan ang mga kaibigan, yung kanyang timer on delay, color block siya na square. Nakalagay dyan is delay on break, solid state timer. So, may mga terminal dyan, yung number 1, number 2, and number 3. Yung kanyang number 1 is para sa load, ano, output yan para sa magnetic contactor. So, supply yan, ano, para pagka nagkaroon ng trigger na, mag-on na yung magnetic contactor, and then yung magnetic contactor, i-on naman yung compressor niya. So, ito namang number 2 is yan yung line niya, line 2 ng 220 volt supply. And ito namang number 3 ay para sa pinaka-neutral, ano, para yan sa kalahati ng magnetic contactor and sa kalahati ng supply. So, yun yung terminals. Napakasimple lang yan, 1, 2, and 3. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano i-line yan. And maglalagay din ako dyan ng wiring diagram, ano, mga kaibigan. And then, mapapansin nyo dyan yung kanyang pinaka-delay minutes. So, number 1, 2, 3, 4, 5. So, hanggang 5 minutes. So, depende sa setting nyo kung ano yung ilalagay nyo para ma-delay. Pero, usually, ang ating compressor ay kailangan ma-delay pagka medyo nagkakaroon ng fluctuation. So, dapat ma-delay yung kanyang pagpasok ng kuryente ng 3 to 5 minutes. So, gamitin nyo na setting na lang ay itong setting number 3. 3 hanggang 5 minutes. Yan, para safe sa compressor. Ano. Kasi kaya nga timer on delay yan para ma-delay yung kanyang pinaka-supply. Ano. Para sa mga manual controls, kasi kung wala iyan at magkaroon ng fluctuation, ang protection niya lang ay yung kanyang overload protector. So, ma-overuse. So, mas maganda gamitin natin o lagyan natin ng timer on delay. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano ito i-line o ilinya. No? Ipapakita ko rin sa inyo yung wiring diagrams tulad ng sinabi ko kanina. So, ito, umpisahan na natin mga kaibigan kung paano lagyan ito ng mga wire para sa number 1, number 2, number 3. Ano? Yung ilalagay natin dyan yung kanyang terminal clips. So, yan na mga kaibigan. Ano? Yan na yung pinaka-load niya. And then, ito yung sa gitna. Yan yung para sa line 2. And then, itong number 3 naman ay dalawang wire para sa neutral. So yan, tinap na natin yung kanyang wire dyan at nakaready na siya para sa testing ng kanyang supply from AC to tester niya. So eto ngayon mga kaibigan, nakalay na siya. Nakalagay na dyan yung kanyang 220 volts na supply, ano? Yan, sa neutral at saka dyan sa line, and then iyan papunta dyan sa kalahati naman yung isang neutral, nakatap sa tester, and then yung load nakatap din sa kalahati ng tester. So after 3 minutes mag-on na yan. So wait nyo mga kaibigan, ano, naka 2 and a half minutes na siya. So maghintay na lang tayo para mag 3 minutes, ano. Minsan kasi kulang or after 3 minutes nag-on yan. So check nyo. Alright. Yun! Okay. Nag-on na siya. 220 volts siya. So, yan yung naka-wirings niya mga kaibigan. Ano? 3 wire yan. And then, dapat hindi kayo magkakamali. Ano?
So, yan yung interval niya, 3 minutes, nakaset yung kanyang pinaka minutes dun sa, yung may wire, may number dun sa bandang itaas, ano? Yan yung selector, 3 to 5 minutes. So, 3 minutes, sakto, nag-on siya. So, ilang mga kaibigan, ano, at yan yung setup ng wirings para sa manual controls ng floor standing, and pwede rin naman yan sa window type aircon na manual control. Okay. So, itong second natin na ipapakita ay itong aking vacuum pump na ginagamit. Ito ay compressor ng ref, 1/8 horsepower. Ito yung kanyang suction line. Yan, nakikita nyo dyan. And then, nilagyan ko siya ng bracket at binutasan ko yung bracket para lagyan ng access valve para sa suction line. Ano. At yan ay nakakapag-vacuum ng 15 to 30 minutes. And then, hindi naman ako dinadrop o kaya pinapahiya ng vacuum pump na to, ano, itong compressor na to, kasi 15 years ko na itong ginagamit eh. And then, itong isa, yung kabila niya, kung mapapansin nyo, meron din siyang access valve. Ayan. Yung access valve na yan ay para naman sa discharge. And then, yan ay magagamit natin, o magagamit nyo sa pagli-leak test, ano, kung sakali man may i-leak test at ganyan din yung inyong pang vacuum. Double purpose yan. Vacuum at saka leak test, ano. So, 150 to 200 hanggang 350 kaya niyan makapaglagay ng supply na hangin, ano, o ng presyo. So, yan yung relay, mga kaibigan. Matagal na rin yung relay na yan. And then, yung kanyang terminal sa itaas ay para sa line, ano. So, yan yung reason kung bakit tumatakbo yan dahil sa relay na yan, ano. Kung wala yan, hindi yan tatakbo, hindi yan mag-start. So, yun yung pinaka-simple natin na vacuum pump, ano. Matagal na rin yan. Nakagawa rin ng ilang aircon. Hindi nasisira yan, ano. Ang ginawa ko dyan, pinilitin ko lang ng Capella oil dati. Then, napalitan ko ng bago. So, ito, ipapakita natin yung pag-test niya para sa vacuum. Gagamit tayo ng gauge manifold, ng pressure, at saka ng suction. So, ilagay natin yung host since wala tayong color blue. Gamitin natin yung color yellow para maipakita ko sa inyo kung paano siya mag-vacuum. Napaka-simple lang naman ang gagawin natin. So, dito natin ilagay muna sa compound gauge, ano, sa color blue para makita nyo lang na nagba-vacuum siya ng 30 inch mercury, ano. So, yan, may lumalabas na hangin dyan kasi binabacuum yung hangin para dito para dun sa galing sa manifold gauge niya, ano. So, makikita nyo dyan, mga kaibigan, na sa 30 na siya. Panegative yan, ano. So, nagbabacuum siya and then matibay yan. Hindi yan talaga hindi yan basta-basta bibigay, ano, yung compressor na yan para sa pagbabacuum. Kasi nagamit ko yung pang-vacuum isang oras. Hindi siya bumibigay kasi maliit lang yung kanyang piston sa loob and then firm naman siya and then hindi siya bumibigay kasi nga hindi ganun kalakas siyang magbigay ng pump. Oo, kaya matagal ang kanyang servisyo, ano, mga kaibigan. So ayan, pag sinara natin, okay. Ayan, oh, pansin niyo wala na siyang hangin. So na-vacuum na niya yung hangin galing dun sa host, ano, at saka yung nasa manifold gauge. So, yan yung pamamaraan, ano, yan yung kung paano tayo magse-set up para sa vacuum, ano. Then ito namang isa, mga kaibigan, ay sa pressure. Ipapakita ko naman sa inyo, mga kaibigan, kung paano i-set up yung pressure niya. So, yan, siyempre gagamitin natin yung kabila. Yan, yung kabilang side ng access valve para sa na-diretso sa compressor, ano. So, palabas yan, discharge line, ano. So, yan, nakita nyo, ang bilis tumaas. Kayang-kaya yan hanggang 350. Hanggang 500 nga, kaya rin yan, eh. Yan, totoo. Kaya lang, pinapatay na natin, ha? Baka kasi mag-explode yung kanyang hose. So, yan, ano, pansin nyo ba? Pinapalabas ko lang yung kanyang hangin. Pero, ayan, nag-charge siya ulit. So, yan, para sa leak testing yan ng ating copper tubing sa split or sa window type. Para malaman natin kung may ligtas pa yung at kung may butas pa pala, sorry, yung ating yung inyong ginagawa na copper tubes na hininangan na i-re-process. Yan. So yun yung setup niya. So yun, mga kaibigan, pinakita natin ay sample lang, ano. Basic yan yung pinaka pamamaraan, ano, kung paano pagganahin yung kanyang
vacuum pump na compressor. Ito talaga yung kanyang setup. Itong ipapakita ko sa inyo kasi wala tayong load na unit dyan, kaya yan yung pinakita kong setup ngayon. Yung actual na setup, yan, yung nasa gitna na intake, yan yung inilalagay talaga sa pressure or sa vacuum, ano. Then yung sa kabilang side, yung sa pressure at saka dito sa manifold case ay para sa unit. Yan yung talagang setup, ano. Yung kanina, pinakita ko lang kung paano pagganahin yung compressor. Pero ito yung pinaka-setup talaga na gagawin nyo kapag tayo ay magbabakyum at maglalagay ng pressure para sa unit, ano. So, yan, no? Palabas na hangin na yan, ano. So, discharge yan, ano. Yung sa kabila, pag nilagay nyo, yung hose na yun na red, nilagay nyo sa kabila, ano yun, ilalagay nyo naman yun para sa unit, ano. And then, dito pa rin tayo magbabakyum sa gitna. Diyan lalabas yung, hihigupin yung hangin palabas dun sa compressor sa kabilang side, ano. Okay yan, mga kaibigan, yung kanyang setup at low cost na vacuum pump yan. Nabili ko pa ngayon ng second hand, ano. So, para sa inyo, mga kaibigan, na bago pa lang mag-start na mag-service ng unit para sa reprocessing system, ano, yan yung pinaka-tools na ginagamit natin, ano, vacuum pump at saka pressure. Low cost yan. So, gamitin nyo at maghanap kayo ng compressor, bumili kayo. Second hand lang, pwede na yun. Second hand ko lang din nabilin at matibay talaga. Subok na subok siya na magagamit yun ng matagal kasi medyo mahal nga yung vacuum pump na original, ano, at yun, mabilis mag-vacuum. Ito medyo matagal pero ano naman, okay na okay naman siya. Walang problema. So, yun yung second na pinakita natin na magagamit ng mga technician, ano. So, ito yung kasunod naman, itong number 3. Okay, tignan natin ito. Itong pinapakita ko sa inyo ay service valve yan ng suction line para sa split type. Ito kasi ay bihira namang palitan nito pero kailangan meron din kayo nito kasi pagka nagkaroon ng problema dun sa pinaka-suction niya at nagkaroon ng leak dyan sa may, let's say dyan sa may stop collar na yan, no, yung pinipihit ng Allen wrench, no, kapag ka nagkaroon na yan ng leak, talagang papalitan nyo na yung mismong service valve na yan isang buo kasi may problema na yung kanyang pinaka o-ring sa loob, yung pinipihit ng Allen wrench, no. Hindi katulad nitong pinaka valve core, yung pinaka pito niya, no, napapalitan yan, pero itong pinaka stop collar hindi na, mahirap nang alisin yan, no. Kaya kailangan palitan nyo na ng bago, magkakaroon talaga ng leak. Kaya pagka nagkaroon ng problema, halimbawa at katulad noon, may na-experience namin na bigla na lang may leak pa rin yung kanyang pinaka-stop collar, hindi namin magawa. Yan, kaya ang mabuti na lang nakabili ako kaagad niyan. So napalitan namin kaagad at na solution na namin yung problema. Wala na siyang leak. And then isa pa pala yung reason kung bakit namin pinalitan yan kasi nagkaroon ng problema yung thread ng kanyang valve body, ano. Kaya pinalitan namin talaga, hindi namin magawa. Kaya ayun, na solution na siya. Kaya dapat meron din kayo nito for emergencies, lalo na kung inabot kayo ng gabi, hindi nyo matatapos, babalik pa kayo kinabukasan, kinabukasan may bago na kayong trabaho. So sayang yung panahon, sayang yung oras, hindi kayo kikita kaagad, ano. Possibly na hindi pa kayo bayaran kung hindi nyo nagawa yung unit. So bumili na rin kayo nito for emergencies, kahit isang para sa suction line at isa sa para sa discharge line, ano. And shout out nga pala sa ating mga new subscriber and sa mga nag-comment sa mga video na na-upload ko, kay Mr. Jesse Abad, Randy Garote, Manny Angeles, Maribic Castillo, Jaihu Francisco, Bambi Adventure, Eric Sire, 31TV, Mom and Daughter, Jealous in Love, Miss Rional Mejiliano, Jerilyn Latosa, Ernie Tips, Gabby Estrologo, Maylin, Joel Masaya, Paul Celestra, Lara Olikino, Missiva Ziribondam, Rode Oribelio, Lawrence Haduka, and Mr. Don's Recons. And then hanggang dito na lang, mga kaibigan, ang video na in-upload ko. At maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, sa inyong panonood at sa pag-subscribe.
keep comment lang mga kaibigan. In case na may tanong kayo, pwede nyong i-comment sa video na inyong pinanood, ano? Kaya hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At sana ay lahat tayo ay magkaroon ng kaalaman, matuto tayo, hindi lang tungkol sa air conditioning, maging sa iba't iba pang bagay.